So what's up guys, this is Skusi and welcome to my channel. Alright mga kaibigan, nandito ako ngayon. Paano dapat yung gawin? Kasi nag-isip ako ng isang matinong content. At isa sa mga uso ngayon, o sa mga panahon ngayon, ay ang online class. Bilang isang online teacher, marami akong bagay na gustong i-share sa inyong mga viewers ko. Salamat, pero bago lahat, huwag niyong kalimutan mag-like, comment, and subscribe sa video na to para mas okay, ayos tayo dyan. Alright, so ako nga pala si Christian, at isa akong teacher dito sa Cambodia, at the same time, missionary din ako. And kung naitatanong niyo, tag-tubong Atimonan po ako. Graduate ako ng Leon Guindam Memorial College at Atimonan National Comprehensive High School nung high school ako. Of course. So ngayon, mga kaibigan, isa sa mga naging struggle ko nung as a teacher is itong transition na nangyayari sa atin because pandemic. Alright, so naisip ko na i-share sa inyo itong mga karanasan ko dito sa channel na to. Sa simula ngayon sa content na to, magtuturo ako ng ilang mga lessons na galing sa iba't ibang subjects tulad ng mathematics, science, at kung ano-ano pa na pwede nating maituro para sa mga estudyante na nanonood niyan. So basically, ang mga video na i-release ko simula ngayon ay para sa mga estudyante na uma-undergo ngayon ng online class. So ayan, ito na yun. Dito tayo sa camera ng to. Alright, so isa sa mga bagay na naalala ko is isang misconception. Alright, isang misconception yung nung nag-aaral ako nung elementary, yung MDAS. Yes, itong MDAS na to is nakakaloko. Sa isang banda, akala ko naintindihan ko na talaga. Pero hindi pa pala. So, paano natin gagawin 'yan ngayon? So, ang gagawin ko ngayon sa channel, sa video na to, is tuturo ko sa inyo kung ano ba talaga yung MDAS at kung paano mag-solve gamit ang MDAS. Kasi naalala nyo yung mga teacher nyo o kaya yung mga post sa Facebook na nagpapasolve ng pagkahaba-habang mga numbers. For example, 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 7 times 8 divided by 4 times 0 plus 1. Sabi nung iba, 1 daw yung sagot. Mali po yun. Hindi po tama yun. Alright? Hindi po siya nagpa-follow ng rules ng mathematics. Kung yung calculator mo ay yung pang sibuyas. Alright, hindi, joke lang. Yung calculator natin na normal, of course, pag denied mo yun, of course, 1 talaga lalabas dun. Pero kung gumagamit ka ng isang advanced calculator na merong MDAS or yung merong siyang function para mag-solve ng mga MDAS, of course, hindi 1 yung magiging sagot dun. Dahil meron tayong property sa math na sinusunod. At yun nga yung MDAS. Hindi nun ibig sabihin na multiplication, division, addition, and subtraction lang. Alright, naintindihan ko to, siguro nagtuturo na ako sa San Rachel Development Center sa Laguna, sa Santa Rosa, nung nagturo ako ng MDAS. Akala kasi, naintindihan ko siya all this time. Isa po ako math major, no? At isa sa mga pagkukulang ko, akala ko is hindi, alam niyo yun, akala ko is madali siya. Na ganun lang, naintindihan ko siya na multiplication, division, addition, subtraction, as in, yun lang talaga yun. Pero one time, nagbubulat ako ng textbook, sabi ko, mali pala yung intindihan ko. And the thing is, hindi lang ako yung ganito. Maaring meron tayong mga, maaring may mga viewers o mga nanonood sa inyo dyan na ganun din yung iniisip na pag sinabing MDAS, multiplication, division, addition, subtraction ka agad. Hindi po ganun. Alright? Yes, it is written that way. Pero actually, ganito kasi yan. Hindi siya ganun. Ngayon, mga kaibigan, bago ko ituloy sa itong video na to, kung isa kang estudyante na nahirapan sa mathematics at nagkakaroon ka talaga ng matinding struggle when it comes to solving mathematics problems or anything na may number is kinakatakutan mo, lalo na kapag high school ka na or grade 7 ka na or higher, na yung numbers sinamahan pa ng letra. Diba? Sakit sa ulo nun, men. Hindi ka nag-iisa. Isa ako math major, yes. At favorite subject ko ang math, yes. Pero. Nung elementary ako, Bopols din ako sa Bopols po ako sa math, mga kaibigan. Ano? Katotohanan po niyan is na-zero ako one time sa quiz. Graduate ako ng grade 6, kala ko naintindihan ko na yung lahat-lahat. Pero nung dating ko ng first year high school during that time, kasi wala pang grade 7 nun, first year high school tawag sa amin,
nung time na yun is talagang nahirapan ho ako, lalo na nung yung mga letters sa alphabet sumali pa sa problema ng mga numbers. So talagang sabi ko, paano ba to? Pero mga kaibigan, this is to encourage you na kahit na nahihirapan ka ngayon sa math, hindi ibig sabihin forever yan, no? Kaya ang purpose ko talaga sa paggawa ng video na to, ito kanyang ko pa ito sinasabi. Ang purpose ko talaga sa paggawa ng video na to is to encourage everyone, yung mga estudyante natin na hindi matalino sa klase or yung laging sinasabi nga tumibigan ng palakol ni teacher sa kanilang mga grades. So ito na yung purpose ko, is to help you na since nanonood din naman kayo ng YouTube at gusto nyo ng mga vlog sa ganito, sige. Tara, samahan ko kayo. Manoorin nyo to. Kasi mga katulong talaga sa inyo to. Kasi bala ko mag-release ng mga videos na yung mga kalimitang madali or may hirap na bagay na iniisip ng mga estudyante na actually hindi man talaga nun kakomplikado. Alright, so paano ba? Paano ba to? So yan. So sa madaling salita mga kaibigan, mayroong teacher sa First Year High School ko na si Sir Fab. Shoutout sa'yo, Sir Valdez. Hindi kita makakalimutan, kung hindi siguro dahil kay Sir Valdez, malamang hindi pa rin ako natuto sa math. Kasi yan, matinding encourage. Actually, hindi niya po ako in-encourage, no? Si Sir Valdez po, kung makakila, kung teacher niyo siya, no? Kung teacher niyo siya ngayon, malamang sa malamang nag-tone down na yan si Sir. Pero sa nung panahon namin, talagang si Sir Pav ay strict guro at ako po ay medyo takot sa kanya noon, at at the same time is talagang hindi ako nakapag-focus, pero na-challenge ako sa ginawa ni Sir, no, sa akin. Binigyan niya ako ng grado na hindi ko matanggap sa sarili ko. After that, na-challenge ako. Nag-strive ako ng second year. And of course, sa tulong na rin ni Sir Archie at mga math teachers ko, maraming salamat. Kung hindi po sa tulong nyo, sa pagtuturo nyo, malamang hindi ako math major ngayon. Pero huwag po kayo mag-alala, hindi po math ang tinuturo ko dito sa Cambodia. No? Ang tinuturo ko po dito is English. But even though na nagtuturo ako ng English, of course, first nang una sa puso ko is mathematics. So magtuturo tayo ng mathematics. So yan nga, balik tayo sa pinag-uusapan natin nung napupunta tayo sa life history. Maraming salamat sa Bake. Hindi po ako sponsor nito. Ang Bake Pen Tab po is isa sa mga tools na ginagamit ko para sa online class, para mas madaling makita ng mga estudyante ko sa school yung ginagawa natin. Alright, so yan. So paano ba yung papatay ko muna yung camerang to, kasi pupunta po ako sa Zoom para makita nyo kung ano yung sinasabi kong mga kalokohan dito. Alright, so yeah. Transport tayo dito sa second cam. Alright, second cam. Tara, so paano ba yan? Ang gagawin ko ngayon is magre-record ako sa ating Zoom. Mag-open muna ako mga kaibigan ng Zoom na. So, actually ganito po yung setup ko sa isang nung nag-online class kami nung nakaraang mga buwan. Actually, nitong December online class kami. But sa bait ng Panginoon, balik kami sa physical class. Bakit? Sir, may COVID, di ba? Hindi. Actually, yes, may COVID. Alam natin yan. Pero kakaunti kasi yung risk ng ano dito ng COVID. At the same time, hindi naman siya isang bagay na dapat kinakatakutan. Mas maputi ako ngayon dito. Sensya na po, marami po akong pimples kasi yan, wala eh. So ngayon, ang gagawin ko po ay mag-share screen ako ng whiteboard. Yes. So kagaya nga ng sinasabi ko kanina, mga kaibigan, ang PEMDAS is MDAS kasi meron pang tinatawag na PEMDAS. Ang PEMDAS at MDAS ay hindi naman talaga mahirap. Kung maintindihan lang natin. So, sulat natin dito, MDAS. MDAS. Pasensya na po kayo, hindi po ako ganun kaganda magsulat. At saka natatakot po ako maklik. Kasi may dalawang button dito sa pen tool ko na to. At ito yung madalas kong mapipindot ng hindi inaasahan. So, ilagay natin siya dito sa kanyang casing para hindi ko siya mapindot. So, ayan. So, MDAS. Itong MDAS na to, guys. Of course, yung M, yung D at yung AS ay nag-i-stand for multiplication, division, addition, subtraction. At ito daw yung sinasabi natin na order of operation. So yung MDAS, isa po siya sa part ng order of operation. Lalo na kapag ang sinosolve natin ay parang ganito. Halimbawa, 2 times 4 divided by 2. Parang ewan yung, wala ba ako matindang example dyan? Plus 3 minus 1. So usually ganito ho yun. So, akala ko nung bata ako is kapag sinabing MDAS, lahat ng mag-uumpisa ka is multiplication muna, tapos division, tapos addition, tapos subtraction. Which is actually true. Totoo ho yun.
pero hindi ho sa lahat ng pagkakataon. Kasi meron ho tayong rule na sinusunod sa MDAS, yun yung tinatawag nating left to right. Ow! Ano ba yan? Teacher Kawi, teacher. Susulat ka ng right, yung sulat pa, hindi yung right talaga. Ito, sulat natin. Left to right. Yan. Yan po yun. So, sa mga bata, mga elementary na nanonood. Tama ba yung term ko, elementary? Anyway. From left to right. Kasi mag-umpisa ka dito, papunta dito. Alright? So, titingnan mo ngayon, from here to here. Ngayon, meron ho yung kahulugan kung bakit sumusunod natin yung from left to right. Basically, itong MDAS, isahatiin sa dalawa. Gawa tayong bagong screen. No? Sulat ulit natin yung MDAS na malaki. Maraming salamat sa Zoom. Kasi ito talaga yung naging mabisang tool ngayong panahon ng pandemic. Zoom, baka naman. Anyway, eto na. So, ayan, MDAS. So, meron tayong multiplication, division, addition, and subtraction. At sinabi ko kanina na ito ay nahahati sa dalawa. Alright, so nahati siya sa dalawa, sa multiplication, division, addition, and subtraction. And para mas maintindihan po natin kung ano sinasabi ko dito, ang purpose po nito na left to right is maaring mabaligtad kasi yung ating multiplication, division, addition, and subtraction. Pero itong, kumbaga meron tayong priority. Ang priority natin mauna is to eliminate all the, tama spelling ng priority? Siguro. Ayan. Priority number 1 at saka itong priority number 2. Ang priority natin is to eliminate all multiplication and division muna bago yung addition and subtraction. Alright? Kasi, wala. Ewan ko. Sino ba nag-isip nitong rule na to? Siguro, search ko, ano? Search ko sa mga darating na video kasi hindi ko din, nalimutan ko na kung sinong gumawa nito. Nag-ano na ako eh. Kumbaga, turo ka ng turo. Di mo naman alam kung sino gumpisa na. Mali pa rin. Anyways, yan, kasi minsan may chances na nauuna si division kay multiplication. Let's say ganito yung order ng operation mo. Ayan. Tapos let's say na may subtraction dito, may addition dito. Ayan. Let's say ganito, maglagay tayo ng mga random numbers para real. Kasi may mga teacher or mga problem sa Facebook akong nakikita. Madalas to, no? Hindi siya very seldom lang. Ito mga problem sa Facebook na natitrigger po ako. Siguro hindi lang ako, yung mga ano din, yung mga nakakaintindi nito natitrigger kasi madalas ko nakikita na may nagsasagot na mali tapos mayroong magko-comment sa comment section na use MDAS, use PEMDAS or what not. So ito talaga 'yun. Itong case, tingnan natin. Ito kasi makikita natin na meron tayong apat na operation, yes, at hindi lang siya isang beses na ulit. Meron tayong ilang division, meron tayong dalawang division, meron tayong dalawang multiplication, dalawang addition at isang subtraction. Let's say na maglagay tayo ng random numbers, try nating mag-compute ngayon. Even para masaya. Let's say 10 divided by 5 times times 3 plus 4 times 1 kasi walang kwenta yung 1 times 2 minus let's say minus 5 divided by wag 5 kasi pamahirap gaganitin ako magana mag-divide. Hindi naman ho sa mahirap mag-divide na. It takes time. Actually, kung isa kang bata, isa to sa mga struggle mo for sure na nahihirapan ka for sure na mag-solve ng division. Lalo na kapag hindi mo kabisado yung multiplication table, nako, struggle is real yan, mga kapatid. Anyway, yan. So, we have 10 divided by 5 times 3 plus 4 times 2 minus 20 divided by 5 plus 4. So, ito po yung ating isosolve na problema. Pambira kasi mga mathematics eh. Sa halip na wala akong problema sa buhay, dadagdagan mo pa. Anyway, yan. 10 divided by 5. So, kagaya ng sinabi ko, the rule is, bago natin yung kulay ng pen, blue naman. So, rule is, unahin natin yung multiplication and division. At kung sa minsan nagiging DM yan, no? Nagiging division multiplication. Bakit? Kasi may left to right nga po tayong rule sa mathematics na tinatawag. So kung halimbawa dito sa chances, nauna yung division, so unahin natin yung 10 divided by 5. So 10 divided by 5 is 2. Tapos ito, kumbaga i-rewrite mo siya. Times 3 plus 4. So 4 times 2, ito. Meron pa tayo dito 4 times 2
minus 20 divided by 5. Gaya ng sinabi ko kanina, unahin natin i-prioriting to eliminate ito. So meron tayo dito 2 times 3 which is 6 plus 4 times 2 minus 20 divided by 5 plus, oh hindi po siya 5. Ayan, isa pa yan sa problema pag nagsosolve ka po ng mathematics. Kung magkokopya ka, ayusin mo talaga. Kasi kapag nagkamali ka ng kopya, finish ka. Siguradong kahit na tama yung pagkasolve mo, mali naman sa kinopyahan mo, talagang yun. Yun ang isang problema. So 4 times 2 is 8. So we have 8. So kasi bakit ko siya nilaktawan kasi addition na ho siya, no? Hindi na po siya pwedeng hindi na natin pwedeng i-categorize na ano siya tama. Nalulobat na po yung ilaw ko. Iniiwan mo na ako, bakit ka ganyan? Sana magtagal ka pa. So we have 6 plus 8. At kagaya nga ng sinabi ko, multiply natin 'to. Minus 20 divided by 5 plus 4. Ayan, so mga kaibigan, meron tayong addition, subtraction, division. So wala nang iba. So makikita mo division na 'yon, talagang susundin mo yung division. So 20 divided by 5 is 4. So we have 4 plus 4 in here, and of course kopyahin natin yung mga nauna, 8 plus 6. Ayan, so 6 plus 8, kopyahin na lang natin. Dagdag tayo ng whiteboard kasi kulang na ako. 6, ano nga yung kanina? All right, 6 plus 8 minus 4 plus 4. 6 parang aywan yun. 6 plus 8 minus 4 plus 4. Ito na po siya. So ngayon, meron tayo dito subtraction, multiplication. Ngayon, wala na po tayo multiplication and division. So pwede natin siyang unahin. Sundin addition from left to right para ka nagka-calculator ng normal na pang sibuyas. Sabi po ng teacher ko, huwag niyo pong sisihin kung na-insulto po kayo, pasensya na po. Hindi ko po talaga sinasadya kung yun po yung calculator niyo. Wala akong masama doon at tinatanggap po natin yun. Kaya lang siya tinawag na pang sibuyas kasi madalas ko po siya nakikita sa palengke. Alright, so sorry na po kung yun po yung calculator na ginagamit niyo. Huwag po kayo magagalit sa akin. Anyway, 6 plus 8 is 14. Kaya sabi ko parang ewan ko to. 14 minus 4 plus 4. So 14 minus 4 is 10 plus 4. Bumalik lang din tayo sa 4. So 14. Or, ayan, nakikita mo na 14 minus 4 plus 4, tanggalin mo na to. Shortcut mo. Ang mga mathematician po, mahilig silang mag-shortcut. For some reason, I don't know why. So ayan, tanggalin mo na lang yan. So makikita mo 14 na yung matitira. Or ang sagot is 14. Ngayon, kung nagkamali ako ng turo, pasensya na. Pero for sure, tama yan. Alright. Maaaring nagkamali lang din ako ng kopya, pero yeah. So yun. So disclaimer lang ulit. Check natin, baka nga mali ako. Turo ko ng turo dito, tas mali pala. Ang maganda ho niyan kasi meron tayong Microsoft Excel. Balikan natin yung kanina, no. Hindi ko ipapakita 'tong Microsoft Excel kasi teka, pwede naman tayong mag-share screen ng marami. Kaso mawala si whiteboard. So ano na lang, balikan na lang muna natin si whiteboard. Alright, balikan natin yung nauna nating equation. So we have 10. Itong si Excel, lipat natin sa monitor to natin. Alright, so we have 10 divided by, at si Excel nga pala ay naunang equals, namunti ko na makalimutan. Lagi kong ginagamit, pero actually madalas kong sakit yun, nalimutan ko maglagay ng equals pa kung nasasolve ako ng parang ganito. 10 divided by 5 times 3 plus 4 times 2 minus 20. Oh, hindi siya minus 20. Oh, siya minus 20 divided by 5 plus 4. At ayan po, mga kaibigan, no. 14 nga. Ay, hindi ko pala kita. Teka. Share screen ko po siya, no, para hindi naman unfair sa inyo, mga kaibigan or mga estudyante. Wala akong matawag talaga sa mga viewers ko. Maraming salamat sa mga nauna na hong nag-review ng videos ko. Maraming salamat. Ulitin ko para naman po hindi unfair. So makikita nyo ito ho yung formula sa taas. So we have wala kasi akong ballpen. Ito, may ballpen pala ako. Ang problema, wala akong papel. So kuha tayo ng mahiwagang tissue paper. Bakit kung may tissue papers sa lamesa nyo, okay, green-minded ha. Hindi para yun doon, no? Ginagamit ko yung tissue palinis ng computer ko kasi at saka ng pentab kasi wala ako ng Lady Gaga gloves, sabi ni Architect Leon Austria. Anyway,
wala kasi ako noon, so nadadamage yung ano ko, yung pen. Akala ko nadadamage ko yung, actually yeah, nakaka-damage talaga sa yung tapos yung kamay mo. So kopyahin natin, equals 10. Beer, meron na sabo. Mahirap sa tissue. Ito yung papel, yan, papel, literal papel. So, equals 10, divided by 5, times 3. Bakit ginagaya ko yung symbol sa ano? Plus 4, times 2, divided by 20, minus 20, divided by 5, plus 4. Ayan. So, ano nga, mga kaibigan? So, ito, ita-type natin siya dito sa cell number 2. Although, nakikita nyo naman na ito na po talaga yung problem. Gusto ko lang makita talaga ninyo na tama ho siya. Okay, ito na ho siya. No? So, meron tayong equals. Kagaya na sinabi ko, equals yung inuumpisa natin once gusto natin mag-compute sa Microsoft Excel. And of course, bakit po Excel? Kasi gumagamit po ang Excel ng tinatawag nating order of operation. Kung meron kayong scientific calculator, that's nice kasi ganun din yun. Pero yung Excel ang number one na scientific calculator dahil maraming gamit ang Excel at hindi lang siya pang calculator. Pero dahil gusto ko makita nyo, edi sige lang. So 10 divided out, plus yan boy. 10 divided by 5 times 3 plus 4 times 2 divided by 20 minus 20 divided by 5 plus 4. Ano to mama? Boom, 14. Sabi ko sa inyo, balikan natin ha. Baka naman sabihin nyo, napaka-liar ko. Anyway, ito, balikan natin yung sinolve natin kanina. 14 po yung naging sagot natin. So, ibig sabihin, ito ay tama! So, sana ho nakatulong sa inyo yung mga tinuturo ko ngayon sa... yun na yun. So, again, maraming salamat po sa pag-views ng video na to. At marami pa po akong gustong ituro sa inyo. Kung meron kayong mga subject matter or mga topics sa inyong klase na nahihirapan nyo kayo at naiintindihan ko naman, bakit hindi nyo po i-comment sa comment section? Kung maiintindihan ko po yung subject matter, baka sakali matulungan ko po kayo. Dahil wala lang, gusto ko lang po talagang tumulong. So maraming salamat sa pag-views. Again, like, comment, and subscribe. And watch out for my next video. So yes, this is Quizzy, now signing off. Bye-bye.